Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Angkahas, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So dinumog nga po ng mga Japanese media ang ating pambato na si former longtime IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas matapos nitong lumapag sa airport ng Japan kahapon lamang. Agad in-interview ng mga Hapon ang ating kababayan para sa kanyang bigating laban na gaganapin ngayong Sabado kontra sa kapatid ng Japanese monster na Oya Inoue na si current WBA Bantamweight World Champion Takuma Inoue. Sunod-sunod naglabas ng articles ang Yahoo Japan patungkol sa mga naging pahayag ni Angkahas, kung saan sinabi mismo ni Angkahas na gustong-gusto niya daw talagang umuwi na dala-dala ang titulo. Pagkakataon po ito ni Angkahas upang makabalik sa tuktok ng boxing at maging isang ganap na world champion ulit. Kaya naman suportahan po natin si Angkahas. Bukod dyan ay tandaan din po natin na lalaban din sa undercard ang isa pang matibay na pambato natin na si former world title challenger Jonah Sultan kontra sa Japanese fighter na si Riko Masuda. Ayon naman kay Takuma Inoue, ay bagamat siya ang lalabas bilang Yamado sa bakbakan na ito, ay hindi niya daw talaga minamaliit si Angkahas dahil alam nito ang tibay at galing ng ating pambato, dahilan kung bakit umabot ito ng mahigit 6 na taon na hawak ang IBF Super Flyweight World Title Belt. Paliwanag ni Inoue na sa laban na ito ay hindi niya daw iniisip na siya ang kampiyon at bagkus iniisip niya umano na siya ang challenger lalo pat may napakatibay daw na teknik si Angkahas. Mas okay na daw na isipin niya na siya ang challenger. Nang sa ganun umano ay hindi mawala yung gigil at gutom niya na talunin si Angkahas. Sa kabilang banda naman mga idol ay muli na naman nga pong nagtrending ang ating pambansang kamaumani Pacquiao sa international boxing scene. Matapos sabihin ang conditioning coach nito na si Justin Fortune na kayang-kaya pa daw labanan ni Pacman ang current pound for pound king and unified welterweight world champion Terence Crawford sa kabila ng edad nitong 45 years old. Paliwanag ni Fortune na 8 linggo o 2 buwan lang umano ang kailangan na pag-e-ensayo ni Pacman para kay Crawford. At bilang conditioning coach ay kaya niya umanong ibalik sa top condition ang ating fighting senator. Dagdag pa ni Fortune na limpak-limpak na sa lapi umano ang kikitain ni Pacquiao pag hinarap nito si Crawford. Subalit para sa kanya umano ay isang 50-50 fight lang ang Pacquiao versus Crawford. Ibig sabihin ay may 50% chance si Pacman na manalo pag nangyari ang bakbakan na ito. Giit pa ni Fortune na isang hindi pangkaraniwang atleta umano si Pacquiao, kaya hindi daw magiging mahirap para makabalik ito sa top condition. Bukod dyan ay ang power umano na meron si Pacman ay isang regalo galing sa Diyos, kaya hindi daw yun mawawala. Kaya naman gustong gusto niya umanong makitang bumalik si Pacquiao sa boxing upang patunayan ang sarili nito laban sa isang pound for pound king katulad kay Terence Crawford. Bagay naman na hindi nagustuhan ng mga fight fans dahil wala naman daw kailangan pang patunayan ang ating pambansang kamao. Binigay na daw kasi nito ang lahat ng kanyang makakaya sa loob ng mahigit 2 dekadang pagboboxing. Sa edad na 45 years old nito, ay mas mabuti daw na ingatan na ni Pacman ang kanyang kalusugan at lumaban na lamang sa mga exhibition fights at huwag nang babalik pa para harapin ang mga bagitong kampiyon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.